Magandang araw, mga minamahal kong mag-aaral sa ikawalong baitang. Ngayon, ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa sinaunang kabiyas ng Egypt. Bago ang lahat, alamin muna natin ang mga layunin ng ating aralin. Una, naiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabiyasnan sa Egypt. Ikalawa, nasusuri ang mga sinaunang kabiyasnan ng Egypt batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. At ang panghuli, napahahalagahan ang mga kontribusyon ng sinaunang kabiyasnan ng Egypt. Ang heograpiya ng Egypt. Ang Egypt ay bahagi ng kontinente ng Africa. Ang kabuuang kalupaan ng Egypt ay isang tuyong disyerto. Paano napatunayan na ang kabuuang kalupaan ng Egypt ay isang tuyong disyerto? Tingnan natin ang mapa sa ating kanan. Makikita dito na sa silangan ng Nile River ay ang Arabian Desert. At nasa kanluran naman ay ang Libyan Desert. Ang Libyan Desert at Arabian Desert ay bahagi ng pinakamalaki at kilalang disyerto sa buong mundo na Sahara Desert. Ano ang makikita natin sa larawan? Ito ay ang Nile River. Ang Nile River ang itinuturing na pinakamahabang ilog sa buong mundo. Itinuturing na isang himala ang pag-agos ng Nile River sa buong kahabaan ng sinaunang Egypt. Nagbigay ito ng buhay at naging dahilan ng pag-usbong ng sinaunang kabiyas ng Egypt. At dahil sa Nile, ang Egypt ay binansagang Gift of the Nile. Dahil sa Nile River, nagkaroon ng maaasahang sistema ng transportasyon sa buong Egypt at kalapit na lugar. Naging isang mahabang lansangan o highway ng mga tao at kalakal ang ilog na ito. Naging palaging bukas ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at ng pamahalaan sa buong Egypt. At ang ilog ay nakatulong sa pagbibigkis na political, ekonomikal at kultural ng mga Egyptian ng Upper Egypt at Lower Egypt. Ang Egypt ay nahahati sa tatlong panahon. Una ay ang Akit. Sa panahon ng Akit na nangyayari sa kalagitnaan ng Hunyo hanggang kalagitnaan ng Oktubre, nangyayari ang pagbaha ng Ilog Nile. At sa pagbaha ng Ilog Nile, pinapataba nito ang mga lupang sakahan na nakapaligid sa ilog nito. At dahil bumabaha, ang mga Egyptian ay hindi makapagtanim. At sa halip, sila ay nagtatrabaho sa mga konstruksyon ng templo, piramid at ang palasyo. Ang Peret ay panahon na nangyayari sa kalagitnaan ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Pebrero. Ito ang panahon kung saan sila ay nagtatanim, nag-aalaga at nagpapalaki ng kanilang mga pananim. At ang panghuli ay ang Shemu.
Ito ay panahon kung saan nangyayari sa buwan ng Pebrero hanggang Hunyo. Ito ang panahon kung saan sila ay nag-aani ng kanilang mga pananim. Ang mga Egyptian ay magaling magmahala ng kanilang panahon at oras. Sa bawat buwan, nakatakda ang kanilang mga dapat gawin, kaya hindi nasasayang ang kanilang oras. Paano nakaapekto ang heograpiya sa sinaunang kabias ng Egypt? Pag sinabi nating heograpiya ng Egypt, ang kabuuang heograpiya ng Egypt ay isang tuyong disyerto. At ang Egypt ay napaliligiran din ng mga katubigan. Sa hilaga ay ang Mediterranean Sea at sa silangan naman ay ang Red Sea. Paano nakatulong ang mga disyerto at mga katubigan na nakapaligid sa Egypt? Una, ang mga ito ay nagsilbing natural barriers kung saan nahadlangan ang pananalakay ng mga tao sa ibang lupain. At dahil sa mga likas na pananggalang na ito, naligtas ang mga Egyptian sa madalas at palagiang digmaan. Pamprosesong tanong bilang isa. Sa pangkalahatan, paano mo ilarawan ang heograpiya ng Egypt? Paano nakaapekto ang heograpiya sa sinaunang kabias ng Egypt? Ilarawan ang naging epekto nito at patunayan ang iyong sagot. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno at kuhanan ito ng malinaw na litrato at i-attach sa classwork. Ito ay 10 punto. Dalawang pagkakahati ng mga lupain ng mga sinaunang Egyptian. Una ay ang Black Land. Ang Black Land ay binubuo ng maiitim at matatabang lupain na nasa magkabilang pampang ng Ilog Nile. Ang Black Land ay sumisimbolo ng buhay at sa lugar na ito, naitatag ang mga panahanan at unang siyudad sa Egypt. At dito naman ay ang Red Land. Ang Red Land ay lugar na natatakpan ng disyerto. Ang lupaing ito ay sumisimbolo ng panganib at dito nakatira ang mga nomad. Sa Black Land ay matatagpuan ang dalawang rehiyon. Ito ay ang Upper Egypt kung saan dito nagsisimulang dumaloy ang Ilog Nile mula sa kabundukan. At ang Lower Egypt naman na nasa hilagang bahagi kung saan lumawak at nagsanga-sanga ang daloy ng ilog at tuluyang tumapon sa dagat Mediterranean. Alam niyo ba kung ano yung ipinapakita ng larawang ito? Ito ay ang Nile Delta. Ang Nile Delta ang itinuturing na pinakamalaking delta sa buong daigdig. Ito ang lugar sa Egypt na may matabang lupain. Dito na itatag ang lupang pansakahan at pamayanang agrikultural. At dahil dito, tinawag itong bread basket ng Egypt. Dahil sa lugar na ito, nagmula ang mga pagkain na nagsusuplay sa buong Egypt. Pagkabuo ng Egypt bilang isang kaharian. Ano ang dalawang kaharian
na bumubuo sa sinaunang Egypt. Una ay ang Lower Egypt at ang Upper Egypt. Ang Lower Egypt na tinatawag ding Hilagang Kaharian ay sumasamba sa Cobra Goddess. Kaya ang simbolo ng kanilang kaharian ay isang ahas. At ang Upper Egypt naman na sumasamba at nagdarasal sa isang vulture goddess. Kaya ang simbolo ng kanilang kaharian ay isang vulture. Paano na pag-isa ang Upper at Lower Egypt? Noon, magkaiba ang hari ng Upper Egypt at Lower Egypt. Hanggang sa, kilala nyo ba kung sino ito? Siya po ay si Menes o Narmer. Siya po ang hari mula sa Upper Egypt. At ano ang kanyang ginawa? Sinakop niya ang Lower Egypt na naging dahilan ng pagkaisa ng dalawang kaharian. At dahil dito, kinilala siya sa titulong Lord of the Upper and Lower Egypt, Wearer of Both Crowns, at Lord of the Two Lands. Si Narmer o Menes ang itinuturing na tagapagtatag ng kauna-unahang dinastiya na namuno sa kaharian ng sinaunang Egypt. Mga dinastiya at kaharian ng sinaunang Egypt. Ang sinaunang Egypt ay pinamunuan ng 31 dinastiya. Ang Archaic Period. Ano-ano ang mga nangyari sa panahong ito? Ito ang panahon kung saan nagkaisa ang Upper at Lower Egypt sa isang kaharian. Memphis ang naging kabisera ng kaharian ito. Ito ang panahon ng pagpapalakas ng sentral na kapangyarihan ng pamahalaan. Sunod ay ang Old Kingdom. Sa panahong ito, naitatag ang isang organisado at malakas na pamahalaang sentral at biurokrasya batay sa prinsipyo ng Divine Monarchy at Divine Will. Ano po ang ibig sabihin ng Divine Monarchy? Ito po ay sistema ng pamahalaan kung saan ang namumuno ay hari o reyna na ang pamilya ay nagmula mismo sa angkan ng mga Diyos o di kaya ay siyang binasbasan o pinagkatiwalaan ng Diyos na namuno sa kaharian. Ang kabisera ng Old Kingdom ay nasa Memphis katulad ng Archaic Period. At sa panahong ito, nangyari ang construction ng mga pyramids tulad ng Pyramid of Giza. Middle Kingdom. Tinawag itong Golden Age ng Egypt. Thebes ang naging kabisera ng kahariang ito. At sa panahong ito, nangyari ang pagsakop sa Nubia hanggang sa Second Cataract ng Ilog Nile. Second Intermediate Period. Ito ang panahon ng pagsakop at pananalakay ng mga Hyksos gamit ang horse-drawn chariot. Dito nagsimula ang Bronze Age sa Egypt, dala ng mga Hyksos. New Kingdom. Ito ang panahon kung saan
pinalayas ng mga hari ng Thebes ang mga Hyksos at nabuo ang Egyptian Empire. Umiral ang pang-aalipin at monoteismo o pagsamba sa isang Diyos. Dito rin namuno si Hatshepsut na isang babaeng Pharaoh. Late o post-period. Sa panahong ito nangyari ang paghihiwalay ng Palestine at Nubia sa Egyptian Empire. Pinamunuan ito ng mga Persian at Ptolemaic Dynasty. Ito ang panahon ng pananakop ng Greece at Rome sa Egypt. Alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Ito ay ang Pharaoh at ang sistema ng pamamahala ng sinaunang Egypt. Ang pamahalaan ng sinaunang Egypt ay tinatawag na sentralisado, kung saan nasa pinakatuktok ang Pharaoh. Ang mga Pharaoh para sa mga Egyptian ay Diyos mismo sa lupa. Ang mga Pharaoh ay tinuturing nilang God King at absolute o walang hanggan ang kapangyarihan ng mga Pharaoh. Ang mga Pharaoh ay kapwa, namumuno at Diyos. Ito ang pinakasentro ng buhay at relihiyon ng mga sinaunang Egyptian. Ang mga Pharaoh ang nagmamay-ari ng buong Egypt. Ang kanyang salita ay batas na dapat sundin ng lahat. At katulong ng Pharaoh ay ang biurokrasya. Ano-ano ang bumubuo sa biurokrasya ng sinaunang Egypt? Una ay ang mga vizier. Ang vizier ang pinakamataas at makapangyarihan sa biurokrasya. Siya ang punong ministro na may pangunahing gampanin na maging tagapangasiwa at supervisor sa buong pamahalaan. At ang kanyang posisyon ay namamana. Ibig sabihin, pwede niya itong ipasa sa kanyang anak. Ano-ano ang mga tungkulin ng vizier? Ang tungkulin niya ay magbigay payo sa Pharaoh, magpatupad ng kautusan, duminig ng kaso, at nasa ilalim niya ang iba't ibang tanggapan at mas mababang opisyal. Ang sunod na mga opisyal na nasa ilalim ng vizier ay ang gobernor. Ang gobernor ay hinirang ng Pharaoh na mamahala sa maliliit na teritoryo na tinatawag nilang distrito. At ito naman ay ang scribe or iskribano. Sila ang nagsasagawa ng pagkalkula ng census ng populasyon at pagtala ng lahat ng mga transaksyon ng pamahalaan, katulad ng pagsasaayos ng listahan ng mga taong nagbabayad ng buwis. Ito ang bumubuo sa istruktura ng pamahalaan ng sinaunang Egypt. Makikita natin na nasa pinakatuktok ng piramid ay ang Pharaoh at nasa pinakababa naman ay ang mga servants at mga slaves. Relihiyon at paniniwala ng mga sinaunang Egyptian. Ang mga sinaunang Egyptian ay polytheistic. Ibig sabihin, naniniwala sila sa maraming Diyos at Diyosa. Naniniwala din sila sa kabilang buhay. At ito ang ka o kaluluwa ng mga Egyptian. Ito naman yung mga Shawabtis. Ito ay maliliit na mga figurine at kasama ng mga bangkay na inililibing
at kumakatawan ito sa mga alipin o tagalingkod ng mga namatay. Kaya, ang may pinakamaraming siyang baptis ay ang mga Feru. Kilala niyo ba ang mga pinaniniwala ang Diyos ng mga Egyptian? Ito ay si Re or Ra. Siya ang itinuturing na Diyos ng araw. Ito naman ay si Amon. Si Amon ay ang Diyos ng kalangitan. Pero nung huli, si Amon at si Ra ay pinag-isa at tinawag siyang Amon-Ra na naging Diyos ng kalangitan at Diyos ng araw. Si Amon-Ra ang itinuturing na ama ng mga Feru. Ito naman ay si Horus. Si Horus ay katawang tao na may katawang tao at ang kanyang ulo ay isang falcon. Siya ang Diyos ng kalangitan at itinuturing siyang unang hari ng Egypt. Ito naman ay si Osiris. Si Osiris ay hari ng underworld. Siya yung naghuhukom ng mga patay. At ito naman si Isis. Siya ang asawa ni Osiris. At si Anubis. Siya ang Diyos ng mummification. Kasama niya si Osiris na naghukom sa mga patay. Sistema ng pagsusulat. May tatlong uri ng sistema ng pagsusulat ang sinaunang Egyptian. Ito ay ang hieroglyphics, hieratic at demotic. Sining ng mga sinaunang Egyptian. Kung napapansin nyo, ang sining ng mga sinaunang Egyptian ay sumasalamin sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Arkitektura. Ito ay ang Great Sphinx at ang The Great Pyramid of Khufu. Ito ang pinakadakilang arkitektura ng mga sinaunang Egypt. Ito ang nagpapatunay na ang mga sinaunang Egyptian ay magaling sa larangan ng arkitektura. Panitikan ng sinaunang Egyptian. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa librong ito? Ito ay ang librong Book of the Dead. Ano ang laman ng librong ito? Ang Book of the Dead ay naglalaman ng mga orasyon, gayuma at formula para magamit ng patay sa kabilang buhay. At ito naman ay ang Tale of Sinuhe. Ito ay kwento ng pakikipaglaban ng isang opisyal na Egyptian sa Syria na nakilala sa pakikidigma sa mga taong naninirahan sa disyerto na itinuturing nilang hindi sibilisado. Sa kanyang pagtanda, nagpa siyang umuwi sa Egypt si Sinuhe at buong puso namang tinanggap ng Fero ang kanyang pagbabalik. Sa larangan ng teknolohiya, ano-ano ang mga naging imbensyon ng mga Egyptian sa larangan ng teknolohiya? Ito ay ang shadow. Ano ang gamit ng shadow? Ang shadow ay ginagamit sa pagpapatubig ng kanilang mga sakahan kapag mababaw ang tubig sa ilog Nile. Ito naman ang nilometer. Saan ginagamit ang nilometer? Ito ang sumusukat sa pagtaas at pagbaba ng tubig sa ilog Nile. Kaya malalaman nila na babaha dahil makikita ito sa nilometer. At ito naman ay ang water clock. Ang water clock ang sumusukat sa oras sa isang
araw. Ang kaalaman ng mga sinaunang Egyptian sa siyensya, matematika at astronomiya ay nagamit ng mga arkitekto sa paggawa ng mga naglalakihang gusaling bato gaya ng palasyo, templo at piramid. Kaya hindi nakakapagtaka paano nila nagawa yung mga piramid at mga naglalakihang templo. Matematika at astronomiya. Ano kaya sa tingin nyo ang pinakamahalagang imbensyon ng mga sinaunang Egyptian sa larangan ng matematika at astronomiya? Alam nyo ba kung ano ang nasa larawan? Ito ay larawan ng isang kalendaryo. Naimbento nila ang kalendaryo para matulungan nilang masundan ang takbo ng panahon at eksaktong matukoy ang pagdating ng baha sa bawat taon. At para makapaghanda sila sa pagtatanim. Sa pamamagitan ng kalendaryo, naobserbahan ng mga pari na lumilitaw ang parehong bituin na si Sirius sa silangang bahagi ng kalangitan sa tuwing bago ang pagbaha. Kaya, kinalkula nila ang bilang ng araw sa pagitan ng paglitaw ng bituing Sirius at ito ay eksaktong lumalabas ng 365 na araw na katumbas din ng isang solar year. Ang kanilang kalendaryo ay nakahati sa 12 buwan na may tig 30 araw bawat isa at nadagdagan ng 5 araw para sa holidays at kapistahan. Ang kalendaryo ng mga sinaunang Egyptian ay kaunting-kaunti na lamang ang eksaktong-eksakto na ito sa isang solar year na ating ginagamit sa ngayon. Kinulang lamang ito ng 6 na oras. Ang galing, no? Ito naman ay ang sistema ng pagbilang ng mga sinaunang Egyptian. Nakikita nyo ba kung paano nila sinusulat ang bilang isa? Yan ang sistema ng kanilang pagsusulat. Nakalikha sila ng sistema na nakasulat na numero para sa pagbilang, pagdagdag, pagbawas at pagpaparami kasama na rin yung paghahati. Nangangahulugan lamang na alam na po ng mga Egyptian ang division, multiplication, subtraction at addition. Ito ay ginamit nila sa pagtaya at pangungulekta ng buwis. Naunang ginamit ng mga eskribano ang unang anyo ng geometry para sa pag-survey at pagtakda ng hangganan ng mga ari-ariang lupain matapos ang taunang pagbaha. Sa larangan naman ng medisina, ang mga Egyptian ay dalubhasa sa anatomiya dahil sa ginagawa nilang pag-imbalsamo sa mga patay or yung tinatawag nilang mummification. Nakagawa sila ng simpleng operasyon. At ano ito? Halimbawa ay ang pagtanggal ng ilang tumor o bukol na gawa na ito ng mga sinaunang Egyptian. Nagbigay na rin sila ng mga reseta ng gamot. At ano ito yung mga nire-reseta nila? Halimbawa ay ang mga gamot na gawa sa hayop at halaman. At ang panghuli, sila ang unang gumamit ng saklay at prosthetic toe. Ang galing, no? Nangangahulugan lamang na kung ano ang ginagamit o ginagawa natin ngayon ay lahat ng ito ay nagsimula o nagmula sa mga sinaunang kabiyasnan. Ang mundo ay isang malaking hiwaga. Sa bawat kaalamang ating matutuklasan, lalo nating masasabi na tayo ay mapalad at binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay at maging bahagi ng kasaysayan ng sang
katauhan.